Bitcoin umangat na nga ng $44,000 level at ang tanong, patuloy pa ba itong tataas? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Pero kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account or sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Osena, isang 20-year-old na stock market trader, investor, and crypto trader and investor as well. So, isa din tayong second year financial management student, content creator, business owner, investor, and aspiring economist as well. So, kaya naman kung gusto mo tutunan ang lahat ng bagay na ito about trading, investing, personal finance, and economics, mag-subscribe ka nandito sa aking YouTube channel at i-follow mo na yung aking mga TikTok account and yung mga social media platforms natin upang mas marami ka pang matutunan. Okay? So, without further ado, simulan na natin ang analysis dito sa Bitcoin. So, grabe, no? Nung isang araw lang pinag-uusapan lang natin yung breakout niya from the 38,000 level of resistance na umangat siya ng 40, 41,000. Ngayon, grabe naman talaga, nasa 44,000 na siya, ayaw magpaawat ng Bitcoin, no? Talagang masasabi natin na may momentum siya. Pero ang tanong nga pa rin, patuloy pa ba itong tataas, no? To 50,000 levels and above 60,000 levels, no? Ang sagot natin dyan for now is, talagang pataas siya continuously. Yan na ngayon, na-predict natin sa radio guesting natin, na-predict natin on the last weeks, no, na ating ginawang analysis na parang ganito. So, continuously, tumataas pa rin siya. No? At ang ayaw lang natin dyan is, syempre, yung biglang magda-dump. No? Baka biglang mag-iba yung sentiment ng mga traders and investors from positive to negative. Ayun ang pinapangambahan natin. Ayun yung ayaw natin. But as of today, no, as at present, masasabi natin na continuously namang may momentum or tumataas because it is supported with the volume as well. So nito nga lang, marami ang nag-take profit kahapon, no, which was December 6. Diba? Pero makikita naman natin yung candlestick niya and yung volume niya, hindi niya na-surpass yung tinatawag natin na buying pressure nung mga nakarang araw at solid pa rin yung tinatawag natin na formation ng trend niya. Kaya masasabi natin na ito, no, talaga naman pwede pang tumaas ito ng $44,000 level. Kumbaga nga lang, ang pag-entry ninyo or ang pag-buy, it really depends on your strategy. It really depends on your sentiment and market behavior as well. Kung nararamdaman yung medyo babagsak siya, no, at sa pag-analyze nyo, so wag muna kayong bumili. Pero itong video nito, hindi nangangahulugan na bumili na kayo, no, baka ma-FOMO kayo. Hindi naman, no. This video serves as a guide, no, para sa mga baguang traders and investors po dyan. Kaya yun ang masasabi natin dito sa Bitcoin na talagang by 2024 nagpaparamdam siya ng, no, from 2022 bearish. 2023, biglang nag-market reversal. Ngayon, 2024, talagang, kumbaga, 70-30 bullish na eh. No, 70-30, on, we are on the bullish side. No? Makikita natin na nagra-rally na yung market because of the, what we call as sentiments, yung behaviors, and yung tinatawag natin na demand, eh talagang nakaayon sa bulls kaysa sa mga bears. No? Kaya kayo mga ka-traders, ano yung say nyo dito sa Bitcoin? Kasi pag Bitcoin ang tumataas, ayan na nga, di ba? Bitcoin serves as an index, no, in the whole cryptocurrency market. Kaya masasabi natin na talagang pabullish yung ating market ngayon. Huwag lang yan kumbaga magkakaroon ng major pullback and rejection, no? Kasi mawawala yung tinatawag natin na momentum. Pero as long as the trend is intact, so we can say that it is still bullish. So yun lamang po mga ka-traders, I hope nakatulong itong video na ito. I-comment nyo kung ano yung insights nyo sa Bitcoin din. Para nang sa gayon, mabasa natin at makatulong din sa ating mga ka-traders. So yun lamang po, maraming salamat. See you on my next vlogs.